Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Boss Balita TV, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, binangga at sinagasa ng barko, PBBM nagdeklarang gaganti, gyera na, tatlong crew, PCG pumanaw sa West Philippine Sea. At yung play na natin, wala naman na to. Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang masawi ang tatlong tripulanteng Pilipino, bahagi ng Coast Guard, base sa balitang kumakalat. Binangga di umano sa Baho de Masinloc ang tatlong Pilipino crew ng Philippine Coast Guard, kunsan hindi nila matukoy kung anong klaseng barko ang bumangga sa tatlong nasawing Philippine Coast Guard. Sa impormasyong inilabas ng PCG, isa di umanong unidentified commercial vessel ang nanagasa sa tatlong crew ng PCG. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkamatay ng tatlong Pilipinong mangingisda matapos umanong banggain ang sinasakyan nitong bangka ng isang di pa nakikilalang commercial vessel. Nangako si PBBM na papanagutin ang sinumang may kasalanan sa nasabing maritime incident. Sa ngayon ay inimbestigahan na nila ng Philippine Coast Guard ang pangyayari. Ryan, natukoy na ba yung pagkakakilanlaan ng barko na nakasagasa? Aga, base sa oras at pesta na sinabi ng mga mangingisda matapos ang cross-referencing na isinagawa ng mga otoridad, lumalabas ang dumaan sa lugar ng insidente mula sa Marshall Island. Pero hindi pa ito tukoy kung ito nga ang nakabangga. Kaya mag-iimbestiga pa ang PCG. Patay ang tatlong mangingisda matapos mabangga ng barko ang kanilang bangka sa kasagsagan ng kanilang pangingisda sa laot, 85 nautical miles northwest ng Baho de Masinloc. Awang mga taga-Subic sa Valles ang mga biktima. Ayon kay Raymark Bautista, isa sa mga nakaligtas, malakas ang ulan noong October 2 ng madiling araw kung saan naka-istasyon ang kanilang mother boat. Pero kompleto naman daw sila ng pailaw kaya makikita naman ang kanilang bangka. Samantalang nakakakalis lamang daw noon ang service boat nila para mga wila. Nagulat na lang daw sila nang biglang bumangga ang isang barko sa kanilang bangka. Alas 3 po yun, nababaan na sila nang pumunta na sila sa mga lokasyon na pupuntahan nila. Kaya kami na lang po na nasa mother yung natiraan na piraso. Ito nga mga kabalita natin, no? Isang malungkot na balita na kung saan mga mangisda natin ngayon ay talagang dito nababangga na lamang ng mga barko at hinayaan na lamang mga kabalita natin. At ito'y inaalam pa nga, no? At talagang sana hindi itong mga nagnanais na sakupin yung ating teritoryo ang gumawa nito, sapagkat nga mas lalong madaragdagan syempre yung init at talaga yung sidhi ng galit ng mga Pilipino dahil nga sa ginawa sa ating kababayan, no? At dito nga nangyari nga sa ating mga kababayan na nabangga yung kanilang sinasakyan, yung tatlong tripulante nga na talagang pinabayaan lamang at tuluyang sinagasaan ito mga kabalita natin. Sana makamit syempre yung ustisya at matukoy kung sino man yan mga kabalita natin at mapanagot, no? At dapat talagang managot to kung sino man dapat maisa lang din sa tamang hukuman na talagang mabigyan ng kaparusahan ito mga kabalita natin. Nakakalungkot isipin yung ating mga Pinoy na talagang maghahanap buhay lamang ito yung nangyari nga, no? At yun, tuloy pa natin. Na service, babaan na po yun, alas 3 pa lang. Nangyari po yung isa ko na, alas 4.20 na po. Karabihan sa mga nasawi ay nasa loob ng mother boat, kaya hindi na sila nakatalon. Isa sa nakatrap sa loob ng bangka ay nakaligtas dahil pinasisid na lang daw ito para makalabas sa motherboard. Kabilang sa mga nasawi ay sina Dexter Laudia o Laudencia, kapitan ng fishing boat, Benedicto Olandria at Romeo Mojico Jr. Hindi daw nila natukoy ang pagkakakilala ng barko na nakabangga sa kanila. Sa itaas ng tumaob na bangka na lamang nagantay ng saklolo ang mga biktima para sa kanilang mga service boat na kasama nila. Dahil hindi na aabuti ng kanilang diesel kung uuwi pa sila sa Subic, Zambales, ay nagpunta na lamang ito sa Impanta, Pangasinan.
para doon mag-report. Ang pamilya ng nasawi nananawagan ng tulong sa pamahalaan. Sana daw ay matulungan sila at mapanagot ang barko na nakabangga at naging dahilan ng pagkasawi ng kanyang mga kaanak. Update tayo sa balitang iyan kung saan nasawi ang 3 tao na sakay na isang fishing boat. Tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Arman Balilo. Rafi, magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay. Opo, meron na po ba tayong detalye kung natukoy na natin kung yung commercial vessel na dahilan ng paglubog ng bangka ng Pinoy na tripulante? Well, base po doon sa latest na ibigay sa atin ng investigation team, nag-backtracking po sila at tinignan sa mga barko na dumaan doon sa area sa ganung oras. Meron po isang lumalabas na barko na nagtutugma din po doon sa talintay ng mga kababayan at yung mga fishermen. Ito pong oil tanker, ang pangalan po ay Pakistana at registered sa Marshall Island Territory. Kino-confirm pa natin at di-verify pa no, para maging pa yung ating conclusion dito sa natin at investigation ng polis. Kung sa initial na report po, oil tanker ito, so medyo malayo po ito sa Baho de Masinloc dahil hindi naman nakakadikit doon yung mga oil tanker, hindi ho ba? So nasa vicinity lang siya ng Baho de Masinloc? Nasa maritime route po siya at ang description lang po ay 85 nautical miles sa Baho de Masinloc o sinasabing 126 na Baho. At nasa isang payaw, tama ho ba? Naka-angkla itong fishing boat sa isang payaw nung siya ay binangga nitong suspected oil tanker? Base po dun sa talentay ay nasa payaw po siya at yung walong parang maliging sa bangka ay nagkakandak ng fishing operation dun sa vicinity. Samantalang itong kapitan at pakadalawang fishing. Ito nga mga kabalita natin na kung saan ito may tila nga ba lumulutang na talagang nakabangga rito isang oil tanker nga at dapat lamang talaga ito nga mahuli o mapanagot. Ang tanong dito kung sino nagmamayari ng oil tanker na yan at pinabayaan yung ating mga Pinoy na tila nga ba naghahanap buhay lang dyan sa karagatan na talagang ito ya mabigyan ng ustisya at tuluyan nga itong mapanagot mga kabalita natin. At yun, tuloy pa natin. Doon na natawin ay stay po doon sa motherboard sa sila po yung natawin. So kaya nakaligtas po itong iba dahil nasa ibang separate na maliliit na bangka po sila, ganun ho? Tama ka, Rafi. Ongoing naman rin ang fishing operation sa madaling araw na yun. At ang sinasabi rin ay medyo madaling po at maaari po na talagang napakahirap ng dito. Rear Admiral, si Connie po ito. Connie? Opo, yung kinamatay po nung tatlong tripulante, natukay na ba ito ho ba pagkalunod o dahil ho dun sa pagkakabangga kaya? Ay, pinapacheck pa natin kung ano yung meeting ko at wala pang declaration yung mga medical legal. Pero most likely maaaring na nalunod ito nung sinamaan nung embargo nung kanilang fishing boat. At all accounted na po ba lahat? All accounted naman, Connie, yung magkikirang fishermen, yung mga survivors ay nakabalik na rin po sa panggayon mo. Kumpirmahin ko lamang po sa Pangasinan sila dinala, pero mga taga-Subic ho ba, taga-Zambales, itong mga mangingisda? Ang information natin, mga taga-Pangasinan dito eh. Okay. So mga taga-Pangasinan din po sila. All accounted na po sila, na-identify na po silang lahat. Pinaka-base nila ay Pangasinan, pero wala pa akong information kung pagkasaan yung mga ibang fishermen. Pero as of now, dahil yung mga kamag-anak ay mga taga-Pangasinan. Sa initial report na natanggap po kasi namin, deny pa nung ibang mga kasamahan nila itong lumubog na bangka at nakuha sa ilalim nung sa ilalim nitong kung saan nakalagay, kung saan nagmamaneho itong kapitan, doon siya nakuha. May ganun ho ba kayong detalye? Ongoing pa investigation, kasi we will validate that claim, but itasama natin yan doon sa magiging outcome ng investigation. Malalaman natin yan. Opo. Panghuli na lamang po sa akin, Rear Admiral, yung pong commercial na vessel na ito na nakabangga, ito ho, I assume, no, malaki kumpara ho doon sa nabangga na mga kung saan sakay po yung mga tripulante, sir? Tama ka dyan, no? Kasi oil tanker nga ito at tinitingnan natin yung description niya. Talagang napakalaki nito at maaaring hindi nagkakitaan ito at dahil masama ang panahon. But anyway, ongoing po yung marine transport investigation kasi nakausap po yung mga fishermen at nagpa-backtracking po tayo sa pagpapagilan po ng servison. At titignan natin kung ano talaga yung circumstances dito sa bangga na nangyari.
Foreign flag vessel po ba itong tanker? Oo, rating registered sa under Marshall Islands. Marshall Islands. Tama, rating. Okay, panghuli na lamang po. Since Payaw yung kinaangklahan nitong bangka, usually nakailaw po sila, hindi ho ba? At Payaw yan, so dapat nasa navigational map po ito ng mga barkong dumadaan dyan sa rutang yan. Ano kayo nangyari at tinamaan pa rin niya itong bangkang ito? Sa investigation na ginagawa natin, sinoconsider yung visibility sa kung mapapatawag natin yung tunong barko, malalaman natin kung ano. Okay. Kasi na natin na nakita yung nasabi niya, Pinsipo. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan no, yung itong tatlong tripulanteng Pilipino nga na nabangga dyan. No. Yung nabangga nga dyan sa ating karagatan nga mga kabalita natin na tila nga ba umano na isang oil tanker nga na talagang ikinukumpirma pa kung kanino at sino nga oil tanker ito mga kabalita natin. At yan yung nagiging suspetsya. Nagiging may gawa nito mga kabalita natin. At dito nga ay sana ay mabigay nga yung hustisya at syempre yung tamang paglutas at syempre yung batas na maipapataw dito nga sa mga nakabangga dito sa ating mga kapwa Pilipino na talagang ay naghahanap buhay lamang dyan sa ating karagatan. Subalit nga itila nga ba ay nabangga ito at tuluyan lamang ito nga iniwanan nga mga kabalita natin. Natila nga ba sa pagkabangga nito ay hindi man lang ito pinansin o napansin nga mga kabalita natin na nga nakabangga nga. At dito nga ay talagang inaalam at talagang yung investigasyon na talagang matukoy ito ay dapat lamang mga kabalita natin sapagkat nga ay kawawa naman yung pamilya nga naiwan ng mga naghahanap buhay dyan sa ating karagatan nga. At talagang yung nga may kasalanan at syempre yung nga talagang gumawa nito yung pagkabangga ay mapanagot at tuluyan nga ito nga masampahan ng kaukulang nga aso o ng kaukulang parusa nga mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa muli nyo pagsubaybay at muli nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Boss Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.